Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PH News TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, just in, shocking PBBM na bulaga sa matinding ibinunyag. Marculeta din na nakapagpigil kumanta na DOJ at yung play na natin kung wala naman ano. Kung bago ka pa lang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas lalo pa kayong updated sa mga balitang ina-upload namin. Ay natalakay natin itong issue kay dating Senadora Laila De Lima. Kung ano ha. Ang bago po ata ngayon, di ba, nag-hain sila ng, ang DOJ pala, di ba, paki-update lang po natin na ang DOJ nag-hain po ng MR para doon sa pagsampa ulit ng kaso kay dating Senador Laila De Lima. Ang binabanggit mo yung pangalawang criminal case. Yes po. Na nakasampa sa kanya na kung saan ay na-acquit siya. Opo. Nagsampa ng motion for reconsideration ang DOJ. DOJ, opo. National Prosecution. Ngayon, ito yung diniscuss na natin nung nakaraan. Opo, na opo. Pwede naman yan kahit na pangkaraniwan ay hindi na dapat na i-apila pa yan sa pagka-criminal case. Pangkaraniwan na ay ang sinasabi natin dyan, inappealable. Kasi parang double jeopardy na ang labas niyan. Totoo. Kaya lang, kapag napatunayan, o halimbawa, yung assumption mo ay yung pagka-acquit niya ay kinapalooban ng tinatawag na grave abuse of discretion. Mm-hmm. Ang sabi kasi ng Korte Suprema sa mga ganyang klaseng kaso ay void ab initio. Parang legally hindi sa existent. Ah, okay. Opo. So, yun ang pinanghawakan ng DOJ. Uh-huh. Kaya siya nag-file ng motion for reconsideration. Pero yung isa na hindi pa natin na-discuss din. Opo. Ito yung pangatlong kaso niya na kung hindi sana, kung tapos na sana itong pangatlo, dapat malaya na siya, di ba? Opo yun, opo. Kasi acquitted nga siya doon sa pangalawa, although nag-MR ang DOJ. So hindi pa natin alam kung ano magiging desisyon ng korte doon sa motion for reconsideration. Itong pangatlo, ay nag-file naman sila ng motion to inhibit doon sa judge. Doon sa pangatlo, kasi maalala mo, na nag-petition for bail sila. Na ito naman ay dininay ng korte. Ngayon, medyo nakakapagtaas ng kilay doon din. Opo. Ay, ang ginamit nilang dahilan kung bakit nila pinai-inhibit yung judge. Yung daw kapatid niya na abogado ay nagsilbi bilang isang legal staff ni Congressman Ray Umali, yes. Na yung mauna, no? Mm-hmm. Kasi si Kong Umali ay dating chairman ng Justice Committee. Tama, okay. Po. Ngayon, yung kapatid daw ng judge na ito ay isa sa mga legal staff na tumulong noong nililitis nga o nung sinusuri. Mm-hmm. Kasi maalala mo, nagkaroon ng pagdinig sa House of Representatives. Opo. Dito sa mga sari-saring mga issue na kinapalooban ni dating Senadora Laila De Lima nung siya ay nagsilbi na Department of Justice Secretary. Opo. Ngayon, ang medyo nakaka-intriga doon, alam mo na pala na, alam nila na bago pa sila nag-file ng motion or petition or motion to inhibit, alam na nila na dati pa lang nagsilbi yung kapatid ng Wes. Mm-hmm. Kaya ba't sila nakipagsapalaran? Ibig ba sabihin kung halimbawa napagbigyan yung petition for bail, o di nakalaya pansamantala si Senadora Laila De Lima, nakalala, hindi siya magpapile ng motion to inhibit. Opo, sa pag-inhibit yung judge. Kasi happy siya. Sapagkat tinanggap ng korte, positibo, ang kanyang petisyon na siya'y bigyan ng pansamantalang kalayaan. Opo. Nakapagpiansa siya. Pero nung deny naman. Nung i-deny, kasi alam mo, kapag ka dinideny ang petisyon, ang iisa lamang ang katwiran doon. Okay. Merong nakikita yung West na matibay at malakas na ebidensya ng pagkakasala, di ba? Okay po, tama. Medyo siguro, kinabahan sila. Teka muna.
baka malaglag tayo dyan. Mm-hmm. Oh, oh. Kasi may nakikita yung judge. Talagang ganun eh, nagkipagsapalaran ka eh. Di ba? Okay, yung judge nag-inhibit. Nag-inhibit po siya. Oh, oh. Palagay ko may pressure doon eh. Ito yung hindi magandang nangyayari. Mm-hmm. Para kang namangka sa dalawang ilog eh. Subukan natin ito. Baka, ibig sabihin, nung i-file nila yung kanilang petition for bail, meron silang trust do sa judge. Opo. Meron silang trust. Mm-hmm. Dapat ganun, dapat manatili yung pagtitiwala mo sa Osgado. Uh-huh. Nung hindi ka napagbigyan, hindi pa mabulsa nila. Nawala ka agad ang ano mo. Uh-huh. At gumamit ka ng dahilan, yung kapatid niya. Bakit? Nung ikaw ba'y nag-file ng ano, hindi mo ba alam na yung kapatid niya naging stop ni Compre Umali. Opo. Ito yung mali. Dapat sana yung West hindi na ganun eh. Wala na po connection patay na yung ano eh. Although yung judge, kapangkaraniwan din, pero merong judge na matatag. Titindigan niya yun. Titindigan ko yan. Pero yun, sinabi niya, mag-inhibit ako hindi sa dahilan kanyang mali ang aking ginawa. Ngunit para wala kayong masabi at para hindi ninyo pagdudahan. Hindi kayo makapagduda sa... Kung ako naman, bahala kayo magduda. Pero at the end of the day, yung ebidensya, pinag-uusapan natin dito. Kung talagang matutustusan ng ebidensya ng prosecution, talaga sabit ka. Ngayon, kung walang ebidensya, laya ka. Ganun lang naman ito eh. May naalala ko, Kong, dun sa Court of Appeals, matagal na naman ito. No? Siguro wala na yung mga justices na yon. Nakapag ka, doon ka nag-file ng, ano ba, may nag-file ka ng apila, no? May kaso ka doon na i-pinile. At hindi napunta doon sa, di ba, dinarapol yan? Hindi napunta sa kakilala mong huwes. Mag i-inhibit. Inhibit ng inhibit hanggang mapunta doon sa... ganon. Halata naman yun. Halata. Nabalita ho yun eh. Matagal sana hindi na ginagawa ngayon. No? Yung nag i-inhibit para lang mapunta doon sa paborabling huwes. May mga ganun palang... May mga regulasyon naman ngayon. Hindi ka basta makakapag-inhibit naman. At saka, address sa ano mo, discretion mo. Walang makakapilit siya. Kung hindi ka mag-inhibit, wala rin magagawa. Totoo yun. Walang magagawa kahit sino. Pag ayaw ng judge na mag-inhibit, mahala ka kanya. Totoo. Kung ikaw ay mawalan ng tiwala sa akin, nasa sayo yan. Pero kung ako, sasabihin ko, nung palang hindi kita mapagbigyan, pero nung i-file mo ito, ang laki ng tiwala mong ako'y papabor sa'yo. Ako'y papabor sa'yo siguro. Makikita mo ngayon na namamangka sa dalawang ilog. Ayun. Nako, edi antabayanan po natin. Wala pang balita kung kayo na napunta at yung bago, yung kung mag-inhibit yung judge, ano? Meron na yata. Ano na ba? Lalong tatagal yan. Bago na naman. Aaralin ulit. Lalong pressure. Baka mag-file na naman ng petition for bail na naman. Pagkatapos, pag hindi naman, mag-motion for inhibit naman. Bahala siya. Tatagal nga. Tatagal ang bol sa pulo ngayon. Baka umabot ka ng kupong-kupong yan. Kasi sasabihin ng judge, saka muna, wag muna ako. Huwag niyo akong madaliin eh. Kahahawa ko lang ng kaso nito eh. Pag-aaralan ko muna. Ayun na nga. Ayun ang problema. Hindi mo naman masisisi yun. Ay, hindi. Pinag-inhibit mo yung may hawak. Ito yung mga sinasabi nila na nagbabaka sakali ka in the fortunes of litigation, sabi niya. Para baka sakali. Sa kagaganyan natin eh. Natin. Yan. Matsempuhan na rin natin na pumabalo sa atin. Pero alam nyo, bagamat merong right to double jeopardy, meron talagang proseso, no? Kung ikaw ay hindi pabor doon sa pag-aabsulto, no? At I'm sure, gagawin niya ng mga piskal sa DOJ, no? Na talagang mag-move for reconsideration at pwede naman sila umipala. Mas relax na po ngayon yung rules against double jeopardy. Dati talaga, pag ikaw ay naabsulto, absulto na. Ngayon, meron pang proseso na po pwedeng ma-reopen. Now, ang sabi ng korte, nabasa ko na po yung desisyon, nagkaroon daw ng reasonable doubt dahil bumaliktad nga itong si Ragos na isang pangunahing testigo. Ngayon, ang problema po dito kay Ragos ay tumistigo siya sa hukuman na nakita niya talaga na nagbigay ng pera. Na binigyan niya ng pera mismo si Leila De Lima at siya mismo ang nag-deliver doon sa kanyang tahanan dyan sa Paranaque. Tapos doon, bumalik siya sa witness stand at sinabing hindi totoo yun, tinakot lang siya. Now, because of that, ang sabi ng hukuman, reasonable doubt. Well, siyempre po, lahat tayo dapat tanggapin ang desisyon na yan. Pero, hindi naman ibig sabihin na tayo isasang-ayon sa desisyon. Kaya nga may proseso para mabaliktad pa yan. At I'm sure gagawin nga ng DOJ.
Now, ang unang-unang tanong kasi is, bakit bumaligtad si Ragos? Ang sabi niya, tinakot siya. Eh mga kaibigan, kayo naman, dating deputy director ng NBI, sa tingin niyo, eh madali matakot yan? Pangalawa, anong ebidensya na pinakita niya dun sa threat and intimidation sa kanyang buhay? Wala naman siyang binilater, wala naman siya kahit anong death threat, no? So, saan ang galing yung threat and intimidation sa kanyang buhay? Pangatlo, meron tayong batas laban sa perjury. Kaya nga lang po, itong perjury, napakaliit ang parusa kaya walang pumapansin. Kaya sinungaling lang na sinungaling sa hukuman ang mga testigo. Ngayon, ang dating jurisprudence, mas epektibo o mas malakas yung testimonya na bago mag-recant. Bakit? Kasi voluntary yan eh. Now, sa kaso ni Rago, hindi lang naman siya yung nagsabi na nakita nga niya si Leila De Lima na tumanggap ng pera sa kanya. Yung sarili niyang abogado na nag-assisti sa kanya paggawa ng kanyang affidavit kung saan na dinitali niya yung mga partisipasyon niya, nanindigan din na ginawa ni Ragos yung kanyang statement na malaya, na walang nag-threaten sa kanya, walang nagko-coerce sa kanya. Ibig sabihin, meron ding pangalawang tao pa na nagpatunay ng ginawa ni Ragos yung kanyang unang statement na ni-implicate si Leila De Lima, voluntary naman yung ginawa yan. Guys, nagustuhan mo ba ang video nito? Pakilike at share na din para mas marami pang kakalam sa balitang ito. At yan nga mga kabalita natin yung mga kaugnay na pahayag o panayam dito nga sa ating congressman na si Marcoleta, na kung saan ito yung kanyang tinatalakay, yung patungkol nga dyan kay De Lima. At dyan talaga malaya niyang nilalahad yung mga nais niyang sabihin o yung mga katotohanan o yung mga pwedeng mangyari o dapat mangyari dito kay Leila De Lima nga mga kabalita natin. Na kung saan nga dyan yung pagpapaliwanag ni Kong Marcoleta talagang nilalahad niya dyan. At upang maunawaan nga syempre ng ating mga mamamayan yung patungkol nga sa kaso nga ni De Lima. At isa pa nga mga kabalita natin yung kay Attorney Harry Roque na kung saan yan din yung kanyang paglalahad dyan. At dyan nga hayagan niya rin pinapahayag no, yung mga patungkol kay Leila De Lima na kung saan tungkol nga rin sa kaso nito. At kung ano ang pwede mangyari at pwedeng mangyari nga mga kabalita natin. At kayo mga kabalita natin, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin magkikita mga kabalita.